Hi, may alaga ka bang may skin problem na hindi gumagaling kahit ilang veterinaryo na ang napuntahan? If yes, kailangan mong mapanood ito dahil baka ito na ang sakit ng iyong alagang aso. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa autoimmune skin disease na pinaka-common, which is yung pemphigus foliaceus. Ito ay common sa mga matatandang aso, lalong-lalo na sa mga Labrador Retriever, Chow Chow, Akita, at Cocker Spaniel Dogs. Tatlong reasons kung bakit hindi kaagad-agad na diagnose itong sakit na ito. Una, hindi sapat ang ating budget para mag-undergo sa series of laboratory tests para sa skin problem. Pangalawa, madaming veterinary clinics ang hindi nakakapag-offer ng laboratory na ito, which is yung skin biopsy. Pangatlo ay palipat-lipat or papalit-palit tayo ng veterinaryo. Hi, Kelly! How are you? Do you like your treats? This is Kelly. At siya ay isang 14-year-old Labrador. Yellow Lab. So si Kelly ay may sakit. And she is suffering from autoimmune skin disease na tinatawag na pemphigus foliaceus. So ito ay isang skin problem sa dog na mahirap gamutin dahil ang kalaban nito is yung sarili niyang katawan, kaya nga tinawag na autoimmune disease, no? So ang isang makikita nating signs sa kanya is kung titingnan niyo ang kanyang eye. Wait, let's focus it. So, meron parang hyperkeratinization sa eye. Sa surrounding skin ng eye. Okay, tapos yung sa ilong niya, dry and scaly siya. Is he alright? Okay. And if you're going to look at sa kanyang nails, medyo sira siya. Hindi siya normal, nagbibitak-bitak. Ito yung isang characteristic ng disease na yun. Hindi ko ma-focus. Okay. Alright. Bibitak-bitak siya. I'm sorry, big girl. She looks happy naman. And then, ang isa pa dun, sa kanyang gum area at vulva and including the anus, merong mga ulcerations. But sa mga conjunctiva, even this sa kanyang eye conjunctiva. Ang pemphigus foliaceus ay very common na autoimmune disease at common siya sa matatandang dog. So, Kelly is a 14-year-old and still happy, right? You're happy? Big girl, you're happy, big girl. So, nagmimaintain siya ng gamot para sa kanyang autoimmune disease. At ang mahirap kasi dito, kalaban is pwede magkaroon ng mga complications, organ complications later on, kahit na skin problem lang siya. So, maya-maya, ibibigay na natin ang kanyang medicine after 1 to 2 hours. But she really likes it kasi after giving the medicine, binibigyan natin siya ng treats. Kaya naghihintay siya sa oras ng kanyang gamutan. Big girl, you're happy? You're happy? I love you. I love you. I love you, big girl. I love you, big girl.